dahil sa wala na po akong income sa sarili ko, binenta ko po yung aming bahay na naipundar namin ng asawa ko. Nakatira po ako pansamantala sa isang new medical center sa cooperative canteen po. Isang dekada na po, mahigit. Paano kayo nabubuhay sa isang ospital, nanay? Ano po, binibigyan ako ng pagkain doon sa cooperative canteen. Humihingi po ako ng pagkain, pambili ko ng gamot. Nakasurvive naman po ako. Bakit po namamaga ang paan ninyo? Kasi nadapal po ako. Naku po, dahil hirap na... Nagdahal na bagyo. Nakatitinda ako ng palisar. Nadapal po ako dyan madulas. Ito yung napaluhod ako. Ito yung sakit talaga po. Gawin na natin ng paraan yung inyong sumbong. Ayoko, umiyak. Okay lang, nanay. Okay lang, nanay. After naman siguro ng programa, mag-usap tayo mamaya, ha? Lord Establiso Cruz, 74 years old. Wala po akong asawa na nag-iisa na lang po ako. 9 anos po. Andito na po ako sa Manila. Ang nanay ko po, nagtitinda kami ng balot ng araw sa Divisoria. Ngayon ako po, dumating po yung time na nakapag-asawa po ako. 18 years old po ako, nag-asawa. Tapos nagpakasal din po kami naman. Kaya lang hindi lang po sinuwerte magkaanak. October 28, 1990 po, namatay po ang asawa ko. Namatayin po siya. Naibenta ko po ang bahay namin ng halagang 3,000. Tapos naubos lang po ang pera. Saka gustuhan ko po na kumita ng kaunti. Andito po ako sa Manila. Namasukan ako. Nagkasakit po ako. Idinala ako ng amo ko sa East Avenue Medical Center. Tapos nung gumaling po ako, nagkaroon po kasi ako ng pneumonia. Ngayon nung gumaling po ako, umuwi na ako sa kanila, ay hindi na po niya ako tinanggap. Kaya po ako nandito kay Bentul po, gawa ng... Nagkaroon na po ako ng depresyo sa tuhod ko, na hirap na hirap na po ako maglakad. Naisipan ko po na pumasok na lang ng home for the aged. Total, wala naman po ako nang mapupuntahan talaga. Tanggap ko na po kung ano man pwede mangyari sa akin. Bahala na po si Lord talaga. Nanay, alam mo, na surprise kami lahat dito sa Bitag nung ikwento mo na 10 years ka nang nakikitira sa isang ospital. Apa. Kamusta naman po yung pamamalagi niyo sa East Avenue? Paano po kayo nabubuhay doon? O na? Ano po, nung namatay po ang asawa ko, nasa Taguig po kami. Tapos nung, dahil sa wala na po akong income sa sarili ko, binenta ko po yung aming bahay na naipundar namin ng asawa ko. Nanay, totoo po ba na mag-isa na lang po kayo sa buhay? Wala na po kayong asawa? Wala na po. May mga anak po ba? Wala po. Wala po. Mga kamag-anak po, nanay? Meron po ako mga pamangkin, pero nung namatay din po yung kapatid ko, na maghiwa-hiwalay kami, mga maliliit pa sila. Ang ginawa po ng hipag ko, iniuwi po sa kanilang bayan, sa Iloilo. Wala na po talaga kayong inaasa ang ibang kamag-anak? Opo. Kamusta kayo? Paano kayo nabubuhay sa isang ospital, nanay? Ano po, nung una po, binibigyan ako ng pagkain doon sa cooperative canteen. Pupunta po ako doon sa mga dating kamag-anak ng asawa ko. Mm-hmm. Sa Taguig nga po yun. Mm-hmm. Humihingi po ako ng kahit pambili ko ng gamot. At binibigyan naman po ako. Pero nakasurvive naman po ako. Mm-hmm. Hanggang sa dumating yung pandemic po. Mm-hmm. Ay tumigil po yung nagtitinda ng pandesal doon sa canteen. Mm-hmm. Nakiusap po ako sa kanila na kung pwede ako na muna po yung magtitinda. Hanggang sa ngayon po. Ganun po ang buhay niyo. Sa umaga, kayo po ang titinda ng pandesal. Ma'am, bali kasi kaya din po siya napapunta sa East Avenue Medical Center po. Dati po siyang kasambahay. Ngayon po kasi ma'am, nung 2012, dinala po siya sa East Ave kasi po nagkasakit po siya, nagkaroon po ng pneumonia. Then after po nung gumaling siya, hindi na po siya tinanggap nung kanyang amo. So ang nangyari, wala na po siyang pupuntahan, bumalik na lang po ulit siya sa East Avenue Medical Center. Meron naman po yung kumukup sa kanya sa isang co-op, sa isang canteen malapit sa East Ave. Then ang nangyari po, nag-agree na sa tuwing gabi,
doon na po siya matutulog sa isang stall. Sa umaga naman, naalis siya para magtinda ng pandesal. Kumbaga, palitan lang po sila, ma'am. Nagtuloy-tuloy yun until ngayon po, ma'am, nagtitinda pa rin po siya ng pandesal. Bali, yun yung parang source of income na niya po ngayon, ma'am. Kaso nga lang, ma'am, syempre sa edad niya po, 74 years old, nahihirapan na rin po siya, ma'am. At the same time, yung tuhod niya rin po, nahihirapan na rin po siyang maglakad. Kaya lumapit po siya sa atin para manghingi lang po ng tulong para mapa-assist po sa Home for the Aged kasi di na rin niya po talaga kaya, ma'am. Pero nanay, meron po ba kayong ibang karamdaman? May mga maintenance na iniinom? Meron po ako yung amlodipine po, 10 milligrams. Tapos yung losartan po, dahil high blood po ako, ginawa na pong 100. Dati 50. Inaasa na. Ngayon 100 milligrams na po. So high blood pa kayo, nanay? Kayo po ay high blood? Tapos may iniinom po ako. Para sa tuhod naman? Namamaga po yung pa ako. Bakit po namamaga ang paa ninyo? Kasi nuda pa po ako. Naku po. Dahil hirap na. Nagdaan na bagyo. Nagtitinda ako ng pandesal. Nuda pa po ako yung madulas. Ay, imbes tumama yung ulo ko, iniwas ko na lang po yung ulo ko. Ito yung napaluhod ako. Ito yung masakit talaga po. Ah, sige po, nanay. Huwag na po kayong umiyak, ha? Mag-relax na lang po kayo. Sir Carl and Dean. Ganito na lang, no, nanay. Gawin na natin ng paraan yung inyong sumbong. Kung at isingin ng tulong ngayong araw. Tawagan na natin si Dr. Camille Garcia, yung clinical psychologist. Magandang umaga po, Dr. Camille. Ay, magandang umaga, Carl. Alam mo, Carl, sa datos din ng WHO, ang pinakamaraming nade-depress na tao ay yung nasa mga senior years. So, 65 up, pataas, talagang nagkakaroon ng depression. Dahil kasi, una-una, siyempre, feeling nila, hindi na sila nakakapagtrabaho, worthless na sila. Tapos, feeling nila, nag-iisa na lang sila sa buhay, lalo na kung unti-unting isa-isang nawawala yung mga mahal nila sa buhay, o kaya umaalis sa bahay nila, hindi na sila dinadalaw. So, ang tendency talaga, lalo na kung may medical condition sila, may tendency na mas mabilis mag-deteriorate yung kanilang physical body. At the same time, kung psychologically affected sila dun sa mga pangyayaring yon, ang depression, meron ng mga seniors, mas lalong nakakapag, ano, sabihin na natin, pwedeng una, nagiging kulang sa tulog, pangalawa, lessen yung appetite nila kasi feeling nila wala na silang magagawa sa buhay, nagiging hopeless. So, affected talaga basically yung holistic perception nila sa pangangatawan nila na wala na. Kung ano, marami kong pangangailangan pero hindi na namimit yun eh. Kasi matanda na ako, kaya mas maigi pa, mawala na lang ako. Pero maganda itong pinapakita ni nanay na siya mismo lumapit sa inyo. Pwede sabihin, gusto niya kahit papaano, meron pa rin siyang willingness na maging maayos yung pamumuhay niya. Kahit nandun na siya dun sa pa-start ng journey ng talagang patungo sa matinding senior years niya, lalo parang gusto niya pahabain pa yung kanyang senior years. Doktora, at this point, ano po kaya yung pinaka-importante para kay nanay? Siyempre, nabanggit niya, doktora, wala na siyang kamag-anak talaga eh. Gusto niyang mapasok na talaga sa Home for the Aged para may permanent na talaga siyang, kumbaga, titirhan. Maganda yung ano niya, no, perspective niya or outlook niya for ano sa mga Home for the Aged. Kasi karamihan sa mga matatanda, ayaw. Gusto nila kung saan sila nakatira, doon pa rin sila. Kung may pamilya sila, doon sila hanggang sa huli. Pero yung perspective ni nanay na idalit siya sa Home for the Aged, actually malaking factor yun. At saka malaki na yung facility natin eh. Mm-hmm. Alam ko na sa may ano yan, Tanay, papuntang Tanay, malaki na yung facility doon. So, una-una, matutulungan kasi yung kanyang physical limitation. Siyempre, may mga pagkakataon, lalo na yung physical health niya. Sabi niya, meron siyang mga maintenance na iniinom na gamot. Buti na lang, nakakapagtinda siya, pero basically, kung hindi yung mental functioning eh, hindi palaging nagagamit, magkakaroon na talaga ng cognitive decline. And then, pag nagkaroon ka ng cognitive decline, syempre, yung iba nagkakaroon ng demensya. Kaya di ba iba, maraming nawawalang mga matatanda kasi pag lumabas ng bahay, naliligaw, hindi na alam kung saan pupunta. Pero one thing, pag nasa Home for the Aged sila, yung social and emotional factors like yung meron silang makakausap, meron sila, hindi na sila yung feeling na nag-iisa,
malaking factor yun. So siguro, yun yung siguro pwede nyo maitulong na talagang maipasok siya doon para kahit paano, hindi lang ma-instan yung nararamdaman yung lungkot, pero mapapangalagaan pa siya ng gusto. Doktora Camille, napakahalaga ang inyong sinabi, malaking tulong din, especially on the part na kung saan maraming pinagdadaanan na ating mga fellow senior citizens na hindi masyado siguro sabihin na natin na nabibigyan pansin ng ating mga kababayan. Doktora Camille, maraming salamat po sa pagtanggap at pag-explain po ngayon sa ere ngayong araw. Maraming salamat po, Doktora Camille. Thank you din, Carl. Ngayon naman, tawagan na natin na ito naman Division Head Special Project Division ng Social Services Development Department, si Lorelei Salvador. Magandang umaga po sa inyo. Hello, good morning po. Dito po sa atin sa Quezon City, meron po tayong temporary shelter para nga po sa mga abandoned senior citizens. So meron po tayong bahay Aragan na kung saan ito po ay located sa Barangay Holy Spirit. Kinikater po dito yung mga abandoned, neglected po, and abused senior citizens ng Quezon City. So, sa case po ni Nanay Lourdes, so po pwede po natin siyang ma-shelter doon while temporarily, then makikipag-coordinate po tayo kung saan po talagang province nagsimula si Nanay. Baka po kasi merong mga relatives pa siya na nakakakilala sa kanya doon sa province para naman po ma-reunite natin po siya sa family. Pero just in case, halimbawa po na wala na talagang mag-claim na relatives, so ilalagay po natin si Nanay sa permanent shelter na po. Malaking tulong yun na kahit papaano mahanap kung meron pang natitirang kamag-anak dyan na pwede niya makausap. Maganda yung sinabi ninyo na temporary shelter as of now habang naghahanap, but then if not, it will end up dun sa sinasabing permanent shelter. At least itong si Nanay can be able to uplift ang kanyang buhay, and then yung gawa ninyo also as well makatulong din sa kanyang everyday na pamumuhay. So ma'am, Lorelei Salvador, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. At aasahan namin yung magiging agaran aksyon ninyo dito kay Nanay. Yes po. Yes. Ano man po yung mga requirements na needed po para po dito sa pagpasok po sa shelter. Siyempre po meron mga policies rin. Meron po mga requirements na kailangan. Kami na po ang magpo-provide doon. Kami na po ang mag-aasahan kay Nanay Lourdes para po maayos po yung kanyang pagdala po sa isang shelter po. Sige ma'am, maraming salamat po at aasahan namin yan. So nakausap na namin yung taga Quezon City Social Services. Okay. Ang sabi daw is bibigyan ka daw ng temporary shelter at titingnan nila kung meron ka pang kamag-anak na pwede nila makausap para maisama ka pa dun sa mga kamag-anak mo. Pero kung sakali man na wala na mahanap itong social services natin na posible mong kamag-anak at pwede mag-alaga sa'yo, then sila na mismo bahala at kukunin ka para ilagay dun sa sinasabing permanent shelter. Okay ba yun sa'yo, Nanay? Okay lang po. Alright. Sige, Nanay. So maraming salamat no sa paglapit sa amin na pinagkatiwalaan mo kami na hawakan ang inyong sumbong. Okay? Maraming salamat. Okay. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, maraming salamat din. With a heartfelt siguro kahit papano na pagpaalam, maraming salamat dito sa mga nanood dito sa sumbong ni Nanay at hilingi na ng tulong. So dyan tayo nagtatapos. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag. Ilalaban kay Digi Iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Yeah.
ay nirefer na dito sa aming opisina, ha? Opo, ako po si Miss Lai Salvador. Social worker po ako. Opo, so meron pong kakausap sa iyo, nanay, ha? So dito po, dadaling ka na po namin sa isang shelter na kung saan doon ka po mamamalagi. Based kasi kay Nanay Lourdes, siya ay matagal na nawalay sa family niya. So, hindi niya na ma-recall kung nasaan talaga yung kanyang family. Kasi since nagpunta nga siya rito at namasukan, hindi na siya nakabalik sa kanila. So, talaga namuhay siya na mag-isa. So, dahil na rin sa edad kasi ni nanay, na hindi na rin naman siya capable, di ba, na mamuhay mag-isa. So, kinakailangan talaga ng isang ahensya na makakatulong sa kanya para at least is mabigay kung ano yung kanyang pangangailangan. Not only dun sa kanyang basic needs, higit sa lahat is yung sa kanyang sa health niya. So, unang-una, i-assist siya ng social worker namin para sa medical. Para lang makita yung health condition ni nanay. And at the same time kasi, yung medical kasi is requirement rin yan. Just in case na si nanay ay hindi matagpuan ng family niya at i-refer namin for long-term shelter. So, after that, kapag na-facilitate na ng social worker ang mga requirements niya, so, itatransfer na siya dun sa sinasabi ko kanina na bahay aruga na kung saan shelter, temporary shelter para sa mga senior citizen. Nagpapasalamat po ako talaga na ako eh may tutuluyan na hindi ako kailangan na doon sa ospital. Kasi sabi sa akin ng mga doktor doon, nanay, pwede po kayong mahawa dito kasi mahina na immune system ng matanda. Sa mga kakilala ko dyan sa ISAB, ako po si Nanay Lourdes Pandesal, na lagi kayong mag-iingat, magpapakabait kayo. Alam ko, baka hindi na rin ako makita-kita o kung may time kayo, pwede nyo naman ako dalawin. Kung namimiss nyo ba ako, kung ano. Kayo po, talagang mamimiss ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo dyan sa isabi niya. Opo, hindi ko po kayo makakalimutan. Kay Sir Ben po, sa mga staff, naku, maraming salamat po sa inyo talaga. Kay Sir Carl, salamat po. Nagtiwala kayo sa akin. Hindi ko po alam express kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Hindi, parang ang hirap hagilabi ng salita na pwede ko magpasalamat sa inyo.